November na lang yung skin pet. Oh. Ayan, naipipay ko na lang ang katawan ni Ate. Magpo pa nag-i-skin ka. Kaya nga skin care para may tubig eh. Sarado mo muna para makakasya. Hi guys! Good morning! For today po, magmumorokan lang po tayo. So, papakita ko po sa inyo paano yung morok. So, yan. Pwede na po tayo magmumorokan. So, papasok na po tayo dyan guys. Maliliit. Maligo na tayo, mainip na siya, nag-steam na. So, yan guys. Nasa loob na tayo. So, mag-start na po tayo guys. So guys, tapos na po tayo ng Moroccan mat. Papaunat po tayo ng buko. Pagkeratin tayo guys. Bago ba yan? Yan yung nagdating mo din. Oh. Pagod siya na. Ang sabi na. Ano ako? Kaya ako nagkagawin siya. Ginagawin ko naman yung mga ito. Ito naman kasi ito naman. Matamit naman sa mga isang lahat. Iba naman kasi ito sa akin. Hindi ito ang mga mga. Thank you.
1 hour yan. Grab the opportunity. Kat-kat ng daga. Diba? Ganyan lang yan. Kahit ano-ano, hindi na siya halata na nag-dry sa bawang yan eh. Diba? Kinuha niya isa. Ay, ganda na. Ah? 1 hour na po. Wash na. Ganda ng tagaw. Malamig ha, okay lang ha. Oh, hindi naman akong ara. Oo.
tubig lang siya, te? Oo. Ah, ganun lang pala, tubig lang. Sige. Tapos na yun? Yes, pwede. Para naman pagkapal ng buhok mo. Ginoo. Meron, te. Oh, ito na lang, sayang. Wag, kahit hindi man yan, ano, kina-plastic man yan, mag-ano pa ako. Ayaw natin. Yan na. Dapat 100% na dry siya. Tapos. So, next step na po tayo. Ayon eh. Last step na ito natin. Tapos, pwedeng hugasan bukas? So, ilarest po natin. Di po tayo maliligo bukas. Di ako magluluto ng tuyo. Kailangan malinipis lang yung kuha mo natin. Hindi siya makapal. Ay, natapos din. Nag-float siya na ano. Question kung ito eh. Sakit na ang akong lubot. Mag-W's. Nag-respond. Maki, lubot na na yun. Sige, mag-mag-mag-mag-mag tayo. Hindi ka kihiya. Sige, Rhea. Yung kasi yung binabudget-budget din yung yan, mga senador. Hindi naman yung pera yan eh. Pera ng taong bayan yan eh. Mga taxes namin yan. Kayo yan, kabarong lang. Asaya ng buhay ninyo. Nagpipirma-pirma lang kayo. Ngayon, walang kayong effort kasi kami. Meron kaming meeting sa sito. Paano po ito na? Tapos, pagkatapos ng meeting kasi namin. Kasi ano eh, hindi pa tayo. Nagpadalang pangako sa inyo ng tao dyan, pininterview kita eh. Dahil si Jesse Robredo, buhay sa inyo, may puso. Siguro kung buhay yun. Mag-straight ka ba? Siya pang unang sasabing, dagdagan natin yung NTF kasi. Makatao yun. Eh, asawa ko ang mamili. Kaya, dapat mas walang mukhang puso nyo dahil babae kayo. Pero, hindi ang puso nyo. CPP, hindi ang puso nyo. Straight ka lang. Pag pinasukan ka, itong mga... Wala na sa video. Ulol? Yan yung video ko. Dyan. Yung mga asong ulol. Yan, kung makagat yan, magiging ulol din. Itong NPA, straight ha? Straight na nga niya eh. Parang virus. Lahat ng makagat niya, magiging ulun. Yung pananalita nila, matatransfer sa inyo. Puro ulun ang pananalita, puro panlilim ng panluloko. Oo. Siguro ito si madam, nakagat na ito. Itong mga senador, nakagat na rin siguro ito. Okay mo makagat sa mga ulun. Tapos ang nagsasuffer ang taong bayan, tingnan yung resulta. Tingnan yung resulta. Kami dito, ako dito, isang leader. Ang tinitan ko resulta eh. Military man ang ginagamit o hindi, tinitan ko ang resulta. Ang resulta yung ikasasaya, ikagiginhawa ng taong bayan, lalo na yung tinatawag niyo nasa laylayan. Ikaw, madam,
sa iyo nang galing yan, Madam President, Vice President, ang Madam President. Kailangan ang tulungan natin ng mga nasa laylayan. Sino pong nasa laylayan? Ang nasa mga kabundukan, nasa mga sityos, doon yun hindi naabot ng tulad ng pinag-usapan kanina. Ang tulong hanggang barangay lang yan eh. Pero yung barangay may mga sityos yan. Pag naglakad ka dyan, sometimes it will take you 7 hours, 8 hours bago mo maabot. Ang mga bata doon, bagging pa ang ginagamit para lang makatawid sa mga ilong. Walang tulay eh. Walang daan eh. Aakit pa yun ang mga bundok-bundok para makapag-aral lang. Yun ang hindi nyo alam. Nakakaya naman kayo kasi kung kayo, mga senador, o kaya leader kayo ng Pilipinas, alam ninyo ang katapus-tapusang hinaing ng Pilipino. Hindi lang kayo dyan sa Metro Manila ninyo yan. Punta kayo sa, lalo na dito sa Mindanao at Visayas. Lalo na dito. Kami, taga dito kami, alam namin yun. So, sana may enlighten kayo. Sana maging tunay kayong leader. Yung bang pwede namin kayong respetuhin? Yung bang pagka bumisita kayo, ang sarap niyong duraan sa mukha? Ganun. Kasi ito ginagawa niyo ito, didepende niyo, lalo ito sa mga president, vice president. Grabe na yan. Huwag ninyo ipagdamdam sa amin na pag nakita namin kayo, sarap duraan ang mukha niyo. Yung may plema pa. Ganun kasakit ang pinadadama ninyo sa amin. Sinasakta ninyo ang damdamin ng Pilipinong maliliit. Tapos sabi yan, lie, yan. Okay. Puro kasinungalingan, lie, yan. Ay, natapos din. Puro sinungaling yan. Ligayan, punta ka dito sa Tamayon. Ako nang mamasahe sa iyo. Yan na po, oh. Punta straight kita. Ilalakad kita sa mga sityos namin dito. Ilalakad kita doon sa sityos ikaw. Pero kung bulldozer pinadala doon para lang yung daan nila, madaanan na nila.